Welcome back sa akin channel, mga katropa. Sa isang sundalo, lalo na kung nasa labanan, ay diyan masusubukan ang kanilang katapangan at ang sinumpang tungkulin. Ang kanilang katapangan bilang tagapagtanggol sa ating bayan ay napakahalaga sa bawat mamamayan na gusto ang katahimikan. Ang epekto ng mga pinagdaanang labanan ay napakalaking impact sa kanila at daladala na nila ito. Nakatatak na sa isip nila ito. Ito ang tinatawag natin na PTSD o epekto ng kanilang karanasan sa labanan na tumatak sa isip nila at nagpapabago sa takbo ng kanilang buhay. Kaya ang sakripisyo ng mga sundalo ay kahanga-hanga dahil buhay nila ang nakataya. Kagaya ng ating kwento ngayon. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad dito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Si First Lieutenant Hilario Estrella ay isang retiradong opisyal ng Philippine Army na tumanggap ng pinakamataas na parangal sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas, ang Medal for Valor. Tenyente pa lamang noon si Hilario Estrella nang ma-assign siya noon bilang Detachment Commander ng Charlie Company, 33rd Infantry Battalion, 1st Infantry Tabak Division ng Philippine Army. Madaling araw noong December 1, 1984, halos 200 mga armadong rebelde ang umatake sa Bubuan Detachment sa paligid ng Barangay Bubuan, Bayog, Zamboanga del Sur. Ang mga kalaban ay naglunsad ng isang sorpresang pag-atake sa detachment sa pamamagitan ng pagpapaulan ng bala mula sa mga matatas na kalibre ng mga baril at grenade launcher sa dalawang magkakahiwalay na posisyon ng mga sundalo. Agad namang inalerto ni Lieutenant Hilario Estrella ang 32 mga tauhan ng detachment at pumosisyon sila at nakipagsabayan sila sa mga rebelde sa isang mabangis at mainit na labanan. Habang umiinit at tumatagal ang labanan, napagtanto ni Lieutenant Hilario Estrella na mas malaki at malakas ang pwersa ng mga rebelde. Matapos pag-aralan ang sitwasyon, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tipirin ang kanilang mga bala at asintahin lamang ang saktong lokasyon ng mga kalaban. Inutusan din silang mag-steady sa kanilang mga posisyon kahit anong mangyari. Sa gitna ng malalakas na bulyum ng mga putok at pagsabog ng mga granada na tumatama sa kanilang posisyon, ay natamaan si Lieutenant Estrella. Kaya't mabilis siyang gumapang at lumipat mula sa isang lugar patungo sa isa para mag-cover at makaposisyon. At kahit na may niinda na siya mula sa kanyang mga sugat, ay sumisigaw siyang nagbigay ng order at pinapalakas niya ang loob ng kanyang mga tauhan na magpatuloy sa pakikipaglaban. At nang makita niya ang kanyang isang tauhan na nagmalfunction ang hawak niyang M60 machine gun, agad niya itong pinuntahan, inayos at pinagana, at siya na mismo ang bumitbit at gumamit at nakipagsabay na sa mga kalaban. Sa panig nila Lieutenant Estrella, kahit 10 na sa kanyang mga tauhan ang nasawi at maraming iba pa ang nasugatan, mas lalo pa siya nagpursiging lumaban at nakipagbakbakan. Habang ang mga rebelde naman ay mas lalo pa nilang pinainit ang pag-atake sa mga sundalo. At lahat ng uri ng mga taktika ay ginawa nila at sinasabihin na nila ang mga sundalo na sumuko na lamang. Pagkarinig niya sa panawagan ng mga rebelde na sumuko na sila, ay hindi siya nakita ng pagkabahala. Sa halip, sinabihan pa niya ang kanyang mga tauhan na lakasan ang loob at lumaban, kahit anong mangyari. Ang bakbakan ay nagpapatuloy na tumagal ng 7 oras, hanggang sa mga rebelde ay umatras at hindi na sila nagtagumpay pa na mapasuko at makubkub ang detachment ng mga matatapang na sundalo sa pamumuno ni Lieutenant Estrella. Ang tapang at pagpupursigi sa pamumuno ni Lieutenant Estrella ang nagpalakas at nagbigay ng tibay ng loob sa kanyang mga tauhan na lumaban at maidepensa ang kanilang detachment laban sa mga kalaban. Pagkatapos ng mainit na engkwentro na iyon,
Na-recover nila ang 22 nasawing mga rebelde, kabilang ang tatlong commander nito, 12 malalakas na kalibre ng baril, iba't ibang bala at mga subversibong dokumento. Sa pamamagitan ng pambihirang galing at tapang na ito, ipinakilala ni First Lieutenant Hilario Estrella ang kanyang sarili sa pakikipaglaban, alinsunod sa pinakamagandang tradisyon ng sundalong Pilipino. At noong March 1987, habang nagpa-practice sila para sa kanyang pagtanggap sa kanyang Medal of Valor sa Philippine Military Academy nang sumabog ang isang bahagi ng bubong ng stage. Ang pagsabog na iyon ay maliwanag na inilaan upang puntirehin si Pangulong Corazon Aquino na magiging guest speaker para sa mga magtatapos na klase ng PMA at maggawad ng maparangal at dekorasyon ng mga militar. Si Lieutenant Estrella noon ay nagtamo ng paso habang ang tatlong iba pang mga opisyal at isang sibilyan na nandoon ay nadamay at nasawi sa pagsabog. Ang insidente na iyon ay nagpabago sa buhay ni Lieutenant Hilario Estrella at nagdulot ng pagkasira ng kanyang kalusugan sa pag-iisip. Dahil sa kanyang kondisyon ay maagang nagretiro sa serbisyo na may rangkong colonel. Ano ang masasabi mo sa kwento ng buhay ng magiting na sundalo na ito? I-comment mo lang ang iyong opinion at ating babasahin. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.